Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Dahil sa kanyang puso, sumasalamin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pusong ito ay naihango ang sangkatauhan mula sa pagkalugmok sa kasalanan. Ngayong pong araw ay pinagdiriwang din natin ang araw ng ating pagpapanalangin, pagdarasal para sa kabanalan ng buong kaparian. Naway ang kaparian ay tunay na maging mukha ng puso ni Jesus para sa sangkatauhan, sapagkat ang pari ay naging pari dahil ito'y hinubog sa puso ni Jesus. They are ordained after the heart of Jesus. Inaalay natin ang banal na misang ito para sa kabanalan ng mga kaparian at gayon din sa mga pagsusumamon yung dala-dala at bit-bit sa mga sandaling ito. At pagsusumamo na mga taong lumapit sa atin na ipagdasal sila. At gayon din para sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang walang nakaalala. Higit sa lahat ng mga nag-alay ng kanilang pamisa. Sa katahimikan, ibulong natin ito sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pangindapating madaluyan ng mag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal. Na parang tunay na anak, na inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-alis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipinadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin.
Tiwalang tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Mga lugod kayong sasalok sa tubig na sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat ninyong ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipalawanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nagahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan, sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, sapak na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung paano kikilala ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ng paghahanda, ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Upang kayo'y maniwala, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ang ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ngayong araw ay napakahalaga sa ating mga Katoliko ang pagdiriwang na ito, sapagkat pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Hindi lamang piyesta, kundi dakilang kapistahan o solemnity. Bakit? Ito ay isa sa mga popular na debosyon bilang isang Katoliko. Sapagkat tayong mga Katoliko, tayo'y nananampalataya na mula sa puso ng ating Diyos ni Jesus, tayo'y nagkamit ng kaligtasan. Nagkamit tayo ng awa mula sa Diyos, mula sa kanyang puso. Kaya napakahalaga sa ating buhay pananampalataya ang pamimintuho, pagdedebosyon sa kanyang kamahal-mahalang puso. Sapagkat ang puso ay tinatawag na luklukan ng pag-ibig ng Diyos. That is the seat of love. Walang nagmamahal na walang puso. Laging ang nagmamahal at umiibig ay laging nagmumula sa puso. That is why heart is the seat of love. Lagi natin sinasabi sa ating kapwa, nagmamahal ako sa iyo dahil ito'y nagmumula sa puso. Kung ito'y nagmula sa puso, ito'y tunay at walang pagbabalat kayo, sapagkat ang nagmula sa puso ay likas na natural at tunay. At ang simbahan ay nilika mula sa puso ng Diyos. The church was born from the very heart of Jesus. Napakinggan natin dito sa Ebanghelyo, kailan isinilang ang simbahan? At sa pamamagitan ng pagsilang ng simbahan, na ipamahagi ang sakramento ng binyag at ang sakramento ng Eucharistia. Matapos si Jesus sibatin sa tagiliran, tumagos ito hanggang sa kanyang puso. Sa pagkakasugat nito, ay dumaloy ang dugo at tubig sa kanyang tagiliran. Ano po ang simbolo ng tubig na dumaloy sa kanyang tagiliran? Ito'y simbolo ng sakramento ng binyag. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo nagiging kaanib ng pamilya ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, doon nagiging ganap ang pagtanggap natin ng dakilang pag-ibig
ng Diyos ang kanyang pagpapatuloy at pagpapatuloy ng pagliligtas na gawain sa sangkatauhan sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng mga sakramento nito. Tanda ng presensya ng ni Kristo ng Diyos sa sangkatauhan. Sakramento ng binyag, ang tubig na lumabas sa tagliran ni Jesus. Ano naman ang dugo? Dugo, tubig. Ano naman ang tanda ng dugo na dumaloy mula sa tagliran ni Jesus, mula sa kanyang puso na nasugatan? Ititanda ng kanyang pagsasakripisyo, ng kanyang dugo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sa tuwing tayo'y dumadalo sa sakramento ng Eucharistia, sa banal na misa, ang inaalay doon ay ang katawan at dugo ni Kristo na siyang nakakabura, nakakapagpatawad ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang banal na misa, ang mga sakramento, ang binyag, ang simbahan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Isinilang mula sa kanyang puso, dumaloy ang tubig at dugo, tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi nagmula kung saan man, ang pagsilang ng simbahan ay nagmula sa puso ni Jesus. Sinasabi ngang merong sariling karunungan at kaisipan ang puso. Kung ano ang kaisipan ng puso at karunungan ng puso, minsan hindi maarok ng ating isipan. Sapagkat iba ang karunungan at isipan ng puso, laging nagmumula sa likas ng Diyos. Sapagkat ang puso natin ay nagmula sa paglikha ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang kaisipan ng puso, ang karunungan ng puso, ay laging tinuturo tayo patungo sa may likha sa Diyos na pinagmumulan ng pag-ibig, kaya tayo natutong umibig ng kapwa, lalong-lalo na sa paglilingkod. Kaya tayo natutong maawa dahil sa pusong iginawad sa atin ng Diyos. Kaya nga, bilang mga binyagan na tinanggap natin ang pananampalatayang ito, dakilang biyaya mula sa Diyos, regalo sa Diyos, ang binyag, maging kaanib ng kanyang simbahan. Kaya nga, matapos tayong binyagan, doon natin tinatanggap ang ating pagkataong matutong umibig. We receive our very identity, the Christian love, nung panahon tayo binyagan. When the time we receive the sacrament of baptism, we also receive the identity, know how to live the Christian love. Ang pagkatao pala natin ay tinanggap natin mula sa binyag. Ang pagkatao ay tinanggap natin na tayo'y isang Kristiyanong marunong umibig, tumutulad sa pag-ibig ni Jesus na siyang sinasalamin ng kamahal-mahalan ng kanyang puso. Kaya nga bilang Kristiyano, noong mga unang panahon sa kasaysayan ng simbahan, makikilala ka bilang Kristiyano kung marunong kang umibig tulad ni Kristo. Sa panahon ba ngayon, paano tayo nakikilala bilang mga Kristiyano? Paano na tayo nakikilala bilang mga Katoliko-Kristiyanong binyagan? Tayo nakikilala pa rin ba kung paano tayo umibig, makitungo sa kapwang ating nakakasaluma araw-araw? Punong-puno pa rin ba yun ng pag-ibig ang ating gawa at pananalita at buhay Kristiyano? Tanungin natin ang ating sarili sa dakilang pagdiriwang na ito. Ako ba'y nananatili pa rin ang aking pagkatao sa pagiging punong-puno ng pag-ibig
na tulad ni Jesus, living out, carrying out the Christian love, the identity that I received from the sacrament of baptism. Tanungin natin ang ating sarili. At kung nagkulang man tayong umibig bilang isang mabuting Kristiyano, hilingin natin sa banal na misyang ito ang kanyang grasya na tayo matulad na maging ganap katulad ng kamahal-mahalan ng puso ni Jesus. Sapagkat ang puso ng bawat isa ay nagmula sa puso ni Jesus na nagsasalamin at nagpapamalas ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Punong-puno ng kababaang loob, punong-puno ng awa, punong-puno ng pag-ibig, ang pagkatao ng tunay na Katoliko Kristiyano. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kaligtan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng may kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayan mo'y dito na banaag. Ito ang sangkatauhang naaakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, namupuno ang langit at luma, ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kataasan. Inagpalagan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kayang lumuhod ay manatili po nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito.
Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Lubin mong kami magsala-sala sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Berheng Maria. Sison na siya ang kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaysa ng mga apostol, mga martir San Lorenzo Ruiz ng Maynila, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio ng Pietrelcina aming patron, Santa Margaret Alacoque, San Francisco Caracciolo, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusa para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingin ng iyong angka na ngayon, tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming iumawa at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kaniya, ang lahat ng parangalat papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo isa aming mga sala nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
pag-iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluwa ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. At ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Naririto si Hesukristo. Ito ang kanyang kamahal-mahalang katawan at dugo, kung saan naririto rin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabin nawa na ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyayaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan.
Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyo ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Mga kapiyo, ang imahe ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church, Intramuros, Manila, ay naririto sa Pambansang Dambana upang magpalaganap ng debosyon. Siya ay mananatili dito hanggang bukas, ikawalo ng Hunyo. Kayong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga gawain ng pagdalaw ng Inang Mahal. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging gawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito na sa pananalangin, ang Santo Rosario ng Mahal na Birheng Maria, ang mga imahe ng mga banal, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog, lumapit at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lawin mong tularan nila mga kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.